Hello po, good evening. So I hope you had a great day today. So today is Wednesday, November 25, 2020. So before we proceed to our sharing of God's word, let us I just want to use this opportunity for saying thank you for letting me and trusting me enough to be part of the prayer meeting. And this is a privilege for me. Okay, so napili ko pong topic is 10 things Christians do on a daily basis. Actually, we are doing it naman as Christians, but this is just the basic things na we should perform every day or on a daily basis. So ibig sabihin, ito dapat ang ating routine. So this is just very basic, pero nakakalimutan natin. So sabi nga ni Papa before sa kanyang message na ang pagka nagpe-prepare ng mensahe, ang unang nakakapag-reflect ay yung mga speakers. So it is very true, kasi ito nung binabrowse ko to at nung inaaral ko to, medyo may kaunting sala nga. But then again, every day is another day for us to correct every mistake. So I hope you guys will learn at this sharing for today. So, good evening po sa inyong lahat. Before we proceed to our sharing, let us have a prayer first. Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for helping us make it through. Natapos namin ang mga requirements, ang mga dapat gawin, ang needs, mga need to be accomplished for this day. Thank you for guiding us all throughout this week. And Panginoon, thank you for giving us strength and for us to survive araw-araw. Thank you for giving us mercy and grace. Thank you for blessing us more than we deserve. At ngayon po ay gabayan niyo po kami sa aming sharing na ito, at nawa Panginoon ay makatulong at may apply namin on our everyday life. In Jesus name I pray, amen. Okay, so let us proceed. So, sa sinabi ko nga po, ito ay nape-perform na ng iba. Pero, we should do it every day. So, walang palya. Okay, so let's start. The first one. Okay, I'll just resize my camera. Okay, so first one, start your day with a prayer. So sabi nga sa Psalms 118:24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So paano ba tayo nagre-rejoice? Paano ba tayo nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon? So ito ay through prayer. So 'di ba ang prayer nga is yun yung connection natin kay Lord at sa atin. So yun yung isa man sa mga privileges natin na tayo bilang Christian, tayo ay ang mga anak ng Diyos. So paano tayo nakikipag-usap sa ating Ama is through prayer. So this number one, medyo may konting ano din, dahil 'di ba, start your day with a prayer. For some reason, sometimes mas nauna nating hawakan ng cellphone natin kaysa mag-pray tayo pagising sa umaga. So like me, so I'm giving myself as an example. So since hindi naman everyday pumupunta sa work, so we already had a schedule, at ang napabigay na schedule sa akin ay Monday only. So pag nare-report sa school, maaga gumising, right? So the following days, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, until Sunday, so you're not obliged to wake up early kasi wala ka naman talagang pupuntahan. So minsan nali-delay ako ng gising, instead of 6 o'clock, minsan mga 8 na. So ang unang ginagawa ko is to check. Minsan kasi naano ko na din. Pero ang una ko kasi minsan lang naman, nagagawa ko na check ang phone ko. So meron na bang mga batang nag-ask ng question? May mga bata na ba ng mga estudyante ko na kailangan ng assistance, ng help? Or meron na bang mga requirements sa school na kailangan ipasa or mga report? So una ko nakukuha ang cellphone ko. Pero syempre, talaga naman dapat, we have to start our day with a prayer. So, para tayo ay guided. So, pag nag-start tayo ng with prayer, parang hinihingi natin sa Lord na siya na ang bahala sa lahat sa buong
buong araw na ito at siya nang bahalang mag-guide sa atin. Tsaka napakasarap din na magpasalamat ka na binigyan ka pa ng another day to live, another day to correct your yesterday's mistake. So it's a privilege for us na gumising ng isa pang araw para magpuri sa Diyos at para ma-accomplish ang task na dapat talaga natin gawin. So, sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for God is good, for this is God's will for you in Jesus Christ. So, hindi naman dapat talaga ipagpasalamat lang ay yung mga natatanggap nating blessing, natatanggap nating mga magagandang nangyayari sa atin. So, dapat din nating ipagpasalamat ang mga struggles, trials, and mga circumstances that we encounter every day. Kasi it will make us stronger. So, from then, you will parang makokorek mo yung mga nagawa mo. So, kung naranasan mo na ito at nagkamali ka dito, na-encounter mo yung mga consequences, so, yung mga susunod na mangyayari, you will be more wiser. So, mas magiging, mag-iisip ka at decision making, always consult it to God. So, lahat ng mga desisyon natin, na pagdidesisyonan, kung yan man ay long-term effect o short, alam niyo, temporary lang yung mga consequences, dapat ay hinihin natin ang guidance ni Lord para doon. So, lagi natin i-consider ang will ni Lord, hindi yung will natin. So, minsan, marami tayong mga plano. But then again, isipin din natin na si Lord ay may mas magandang plano for us. Okay, let's proceed to number 2. Second, read the Bible. So, sabi ko nga, ito'y very basic. Pero, minsan, napakahirap din i-perform. Pero, we Christians should do it on a daily basis. So, everyday din dapat tayo nagbabasa ng Bible. Not just for Sunday, for Thursday Bible study, for Wednesday prayer meeting. So, dapat. So, ngayon naman, madali na. So, meron tayong mga app, pwede nating i-download sa ating mga phone, yung mga Bible, pwede tayong mag-browse anywhere we are. So, kung nasaan tayo, madali tayong maka-access. Or, pwede naman tayong magdala ng mga Bible. Laging kasama natin, lagi naman tayo may mga dalang bag. At, kailangan din ng daily devotion. Kumbaga, para manatili ang init sa paglilingkod. At saka, meron tayong mga bagay na katulad ako, pag nagbabasa ako ng Bible, I cannot understand it right away. Sometimes, pinapasadahan ko siya once, twice, thrice, at saka ako pa lang din nag-gets sa pailang basa. So, of course, pag nagde-devotion naman, kailangan mag-pray ka din para humingi ka ng guidance kay Lord, para mas madali mong ma-interpret ang nilalaman ng Bible. So, sabi nga sa Psalms 119:114, you're my place of quiet retreat. I wait for your word to renew me. So, very refreshing. So, yun na dun yung mga paalala ni Lord sa atin. Kung ano man yung mga ginagawa natin, kung ano man yung mga dapat na mga kinukonsult natin, pwede natin yun makita sa Bible. At sometimes kasi, syempre, pag mga applications na directly pupunta tayo kay Google. Magtatanong tayo kay Google, no? So, sa ating mga Christians, ang ating pinaka basihan ng lahat ay ang Word of God, which is the Bible. So, sabi nga sa James 4, verse 8, come near to God and He will come near to you. So, yun yung po yung pinaka fellowship natin with God is with kung tayo ay magbabasa ng Bible. So, sometimes, dun sa likod ng mga babasahin, meron dun, if you're tempted, if you're angry, if you're experiencing depression, if you want to seek something, meron dun mga verses na nakalagay. So, sometimes, nagre-refer din ako dun. Kasi, alam ko, ang ating mind at ang ating
wisdom na binigay sa atin, may limit lang yon. So, we cannot decide on our own instantly. So, we just have to go back to the Bible. Basahin natin at maunawaan natin at iyon ang magiging guide natin for our daily living. Okay, next, number 3, giving thanks to the Lord. So, sabi ko nga kanina sa una kong sinabi, in relation with number 1, you have to give thanks to the Lord kung ano man yung mga pagpapala, kung ano man yung mga circumstances, trials, and struggles na ating na-experience, pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Okay, sabi nga sa Ephesians chapter 5, verse 20, always giving thanks to the Lord God, the Father, for everything. Ibig sabihin lahat in the name of our Lord Jesus Christ. So, hindi lang ang paghingi ng thank you ay parang ginagawa lang kapag meron tayong answered prayer. It should not be like that. So, lahat ay pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Kapag nga meron nagpe-pray, ano na mga bata, pag they ask, if you ask a child to pray, ipagpapasalamat niya, thank you Lord, sa sun, sa wonderful day, salamat po dahil kami nakakainom ng tubig, kumakain ng pagkain. Yung mga little things na we adults ay medyo, alam niyo na hindi na natin masyado napapansin yun. Pero sa mga bata, ganun yun. So, we should be like that also. So, for our number 4, humble yourself. So, sabi nga sa Luke chapter 9, verse 23, then he said to him all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. So, always, consider ang greatness ni Lord. So, you cannot do anything. You are nothing without Him. So, lahat ng ating, kung ano man tayo, we owe everything to God. So, we should stay humble. So, we should humble ourselves and take up our cross daily and follow Jesus Christ. Okay? So, sabi nga po sa Matthew chapter 20, verse 28, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, dapat natin laging i-humble ang ating self, at dapat natin kilalanin na tayo ay tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas, para tayo ay masave from hell. So sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So dapat natin laging isipin ang ginawa ni Lord para sa atin. From that time, syempre, pag kinikilala natin siya, that's a way that we are humbling ourselves. So humble ourselves. So, number 5, remember the cross. So, sabi nga sa Psalms chapter 77, verse 11, I will remember the Lord. Yes, I will remember your miracles for long ago. So, dapat natin alalahanin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para tayo ay makasurvive at tayo ay masave. So, we have to remember the cross daily. So, number 6, give yourself fully. So, italaga natin ang ating mga sarili, not partially, not 50% para kay Lord, 50% for yourself, but fully. It means that you have to give yourself 100%. So, ibig sabihin, if you are calling in a particular ministry, so, parang hindi mo kailangan mag-doubt. So, binigay yan sa'yo kasi yan ang talent mo, yan ang skills mo. So, ibig sabihin, you will excel in this part. So, kapag binigyan ka ng ministry, if you're, alam mo yung parang mahilig kang bumisita, so I think ngayon naman, in time of pandemic, kahit hindi mo mabisita yung mga kasama mo sa church, you're just parang a text away, or ngayon sa Messenger, o sa GC, pwede magkamustahan, ano. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58,
always give yourself fully to the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So hindi mawawalang halaga ang iyong mga effort, at syempre you have to do it for the glory of God. So sa Diyos ang kapurihan. Sa lahat man ng ating ginagawa, we should do it for the glory of God. Okay, so sabi rin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. So kung tayo man ay housewife, so you have to do all the chores in the house. So kailangan mong i-perform ang task bilang nanay. If you're father naman, you have to responsibly do kung ano yung task na dapat ay para sa tatay. But all the things that you do, kung ikaw man ay estudyante, may business ka man, may kung ano man yung dapat mong pine-perform, you can do it perfectly if lahat iyon ay ialay mo para sa glory of God. So ibig sabihin, ang ibang tao ay may inspire din sa atin if you are doing it for the glory of God. So kung ginagawa mo yon not for yourself, para ikaw ay ma-impress ang ibang tao, you have to do it para ma-impress muna si Lord bago pa ang ibang tao. So that is our number 6. So tayo ay nasa number 7. Masyado, medyo ba, bilis ba tayo? Pero I hope na alam ko naman na nagigets nyo lahat ng sinasabi ko. So we're going to proceed on number 7. Remember the hope of heaven. So parang kapag tayo may ginagawa, dapat nakafocus tayo sa goal natin. So we Christians, alam natin ang patutunguhan natin. Alam natin na ang goal natin sa life is to itaas ang pangalan ng Panginoon, at nag-aim tayo na ginagawa natin ang lahat na ito para pag nagpunta tayo sa heaven, hindi na tayo mababaguhan, ano, kasi we're doing the same thing. So sa pagdating natin sa heaven, pupurihin natin ang Diyos, mag-aawitan tayo, at patuloy nating itataas ang pangalan niya. So yun din ang siguro, it's just a preparation here on earth para sa ating destinasyon sa heaven. So sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Okay, so next, number 8, love one another. So sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sin. Sometimes, mahirap mahalin ang mga taong hindi naman talaga kamahal-mahal. But then again, who are we? Sino ba tayo? Kung tayo nga ay hindi rin kamahal-mahal sa sobrang dami ng ating mga kasalanan, sa sobrang ng dami ng mga disappointments na nabigyan natin kay Lord, so dapat mahalin din natin ang iba. Mahalin natin ang isa't isa, not only just our family, syempre yung mga kasama natin sa church, mga members din ng church, and also yung kahit hindi mga Christian, mahalin din natin sila. From then on, pag alam nila na mahal natin sila, they will feel that tayo ay magiging parang inspiration sa kanila. So alam natin na dapat mahalin sila, dahil sila ay, syempre, anak din ng Diyos. Sila inilikha ng Diyos. So, mas madaling tayong magmahal ng iba kapag feel na feel natin ang God's love. So, sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verses 22, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. So dapat, since tayo nakakaramdaman ng genuine love from our Lord, syempre saan ba natin mapapakita na tayo mahal ng Diyos? Syempre tayo nakaka-survive. Tayo ay safe. Tayo ay healthy. Tayo ay humihinga pa. We're staying alive. At tayo ay may mga blessing, even though all the blessings that we receive ay hindi natin deserve. Pero binibigay pa rin ni Lord sa atin. So,
we have to love one another deeply from the heart. Okay, so let's proceed to our next verse. Sabi din sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So, mahalin natin ang ating mga tao sa paligid natin. So, from there, siguro naman, if talagang ganun ang mangyayari sa atin, siguro wala ng krimen, wala ng pag-aaway, wala ng pagkakawatak-watak, siguro talagang makakamit natin yung totoong unity, ano. So talagang siguro the world will be a great place to live. Syempre, ang goal natin is sa heaven. Pero while waiting for the coming of our Lord, so syempre, habang tayo nandito pa, so siguro magiging magandang world ito para sa ating lahat kung kaunti yung mga pag-aaway at mga krimen. Because we love one another. So next, punta po tayo sa ating number 9. So number 9, you have to self-reflect. So sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is the will of God, that what is good and acceptable and perfect. So we should do it on a daily basis. Before we go to bed, mag self-reflect tayo. Ano ba ang mga na-accomplish ko today? Ano ba yung mga task? Nagawa ko ba ito for the glory of God? Ginawa ko ba ito buong puso? Nakasunod ba ako sa mga reminder ni Lord? Naka-obey ba ako sa kanyang mga utos? So, ako ba ay nakasakit? So, kung ako man ay nakasakit, you have to pray. Kasi syempre, alam mo, minsan kapag nagkakamali tayo sa mga tao, sometimes, meron tayong Christians, meron tayong conscience. Alam natin na kapag nagkamali tayo, nakasakit tayo, parang wala tayong peace of mind. But then again, we have to reflect na nakasakit ba ako? Alam kong mali ito. So, bago ang lahat, ihingi ng tawad sa Diyos, and then humingi ng tawad sa taong nasaktan mo. So, i-reflect mo kung ayun ba, ang ginawa mo ba all throughout the day is naaayon sa kagustuhan ni Lord, sa will ba ito ni Lord? So, yun po ang ating self-reflection. And last, pray to close the night. So, before we go to bed, after mag-self-reflect, we have to pray. We have to give thanks. Pag-gising pa lang sa umaga, kailangan na tayo magpasalamat. And at the end of the day, we have to close the night with a prayer. So, kung may mga dapat ipagpasalamat, dapat ihingi ng tawad, dapat hingi ng guidance from the Lord, kung ito man ay decision making, kung sa lahat ng bagay, ay ipasa Diyos natin ang lahat. Kapag tayo ay guided ni God, everything will go on its way. Everything will be not really perfect, pero kapag ito'y will ni God, alam mong smooth flow ang lahat. So syempre, ang will ni God sa atin ay perfect, pero ang execution sa ating mga tao, syempre, it's not really 100% na, kasi syempre, nagtatalo ang mind, ang heart. So, kailangan mo lang isubmit ang sarili mo kay Lord para everything will go on its flow, smooth flow. Ano? So, meron tayong example na prayer na makikita natin sa Psalms 111. Verse 7 to 9. So, atin pong basahin ito bago po tayo pumunta sa ating mga bed, before we go to sleep. Basahin po ito at magnilay-nilay. At yun lamang po. I hope na ang mga little things, na mga basic things na ito, na alam natin, alam na natin ito. Pero sana
ay ma-perform natin ito every day. Siyempre, on a daily basis para maging routine. Kapag ito ay routine at lagi mong ginagawa, it will be a habit. So, at first, hindi naman talaga 100% magagawa natin itong lahat, but you cannot change yourself overnight. But with the guidance of our Lord, hingin ang guidance niya, hingin ang pagtulong niya. So lumapit at kumapit kay Lord at everything will be fine. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for watching this video. And before this video ends, I just want to greet my mom and dad. Happy 36 years of being together, of togetherness. So, happy 36th anniversary sa aking mama at papa, Arnold Villan and Magdalena Villan. So, I want to end this video with a prayer. Okay, Lord, thank you po sa lahat ng inyong pag-guide sa amin. Thank you at ang wisdom na galing sa iyo ay matagumpay kong na i-share sa iba. Salamat, Panginoon, dahil merong mga ganitong pagkakataon at mga privileges para kami ay ma-exercise namin ang aming skills, makapag-share kami ng Word of God. Thank you, Lord, for this wonderful evening na alam ko, Panginoon, ang mga nanonood at nakikinig nito ay may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Panginoon, heal their hearts, make them healthy always, and continue to guide us, Lord, sa mga endeavor namin at sa mga future plans namin, Panginoon. Thank you dahil patuloy kayong nandyan sa amin at patuloy nyo kaming pinagkakalooban ng malakas na pangangatawan, matalas na pag-iisip, at thank you for blessing us. Thank you for making us survive sa lahat ng mga pangyayaring ito ng 2020. This time of pandemic, Panginoon, we cannot go to church, but still, we can communicate to you through prayers, Panginoon, and by reading the Word of God. Salamat, Panginoon, sa mga reminders na ito, na ako man sa sarili ko ay talagang medyo talagang na-remind sa mga things na nakakaligtaan, sa mga basic things na ginagawa dapat ng mga Christians pero hindi namin napaperform. Sa kadamihan ng work, sa kadamihan ng mga iniisip, sa kadamihan ng mga ginagawa, Panginoon. Lord, help us to follow you consistently. At Panginoon, let us praise you with all our heart. Nais namin ibalik ang papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, God bless everyone. Stay safe. Keep safe. Stay healthy. And don't forget to thank the Lord for all these blessings. And I hope this is not the first time that I'll be part of this prayer meeting. So, I hope meron pa itong kasunod. So, actually, ang preparations ko dito is not easy. So, I've been doing a lot of videos and lessons sa aking sa aming lessons sa school. But then again, ang reference niya is from the internet, from the book. But by this time, it's very crucial kasi the only basis that I have and the reference is the Bible. So, I know that in this, parang sa larangan na ito ay medyo bubut pa, pero I hope that I could have a deeper understanding about the Bible. So, yun ang pinipray din natin, ano, ang ating mga spiritual growth. But, for us na sana makapagbasa ng Bible every day at makapag-devotion ay isang malaking bagay para sa atin, ano. So, hindi tayo makakaramdam ng stress at anxiety, depression, even this time of pandemic. So, just you have to go back to the basic. We have to read the Bible para mas ma-enlighten ang ating mga minds. So, salamat! Good evening to everyone and God bless!